Kami ni Secretary Conrad ay talagang tuntuwa kami na magawa namin ito dahil hindi nyo na itatanong, baka maalala ninyo na ang land reform program ay sinimulan ng aming mga ninuno, ang aking ama at ang kanyang lolo na siya rin naging agrarian reform, Secretary for Agrarian Reform. At yun, at that time, yun ay bagong departamento. Wala namang Agrarian Reform Department bago ng panahon ng aking ama. Ang unang batas na ginawa ng aking ama ay ang Agrarian Reform. Dahil sa buong buhay niya, yun ang lagi niyang sinasabi na hindi tama na ang ating mga magsasaka na pinaghihirapan at nagtatrabaho na taon-taon na wala naman silang lupa. Kaya ang Agrarian Reform ay naging priority ng administrasyon ng Marcos, at ngayon na may administrasyong Marcos ulit, naging priority ulit ang Agrarian Reform beneficiaries at ang pagbigay ng mga titulo at ng tulong at suporta. Alam niyo po, ang Agrarian Reform, hindi lamang po yan dahil hindi lamang pagbibigay ng titulo. Meron din kasama dyan sa Agrarian Reform Program yung tinatawag na support. So, hindi lamang yung pagbigay ng titulo, hindi lang pagbigay ng CLOA, kung hindi, ang pagbigay ng, kagaya ng nakikita natin sa labas, yung mga farm machineries, yung mga iba't ibang gamit upang pagandahin ang ani ng ating mga magsasaka. Kaya naman po, hindi siguro naming akalain na abutin ng ganito katagal. Ngunit, umabot na nga ng ganitong katagal, kaya naman kami ay minamadali namin at ginagawa namin ang lahat upang ang Land Reform Program ay matapos sa administrasyon ko at lahat ng may hawak na CLOA, lahat ng may hawak na na dapat a beneficiary, na nakalista as beneficiary, ay mabigyan ng titulo at mabigyan ng suporta ng ating Agrarian Reform, ang Agrarian Reform Department at saka ang Department of Agriculture. Lahat na po ng iba't ibang departamento ay pinagsama-sama natin para tulungan ang ating Agrarian Reform beneficiaries. Kaya kami, tuwan-tuwa kami pagpunta namin dito na marami na kaming nagawa, marami na kaming nabigyan ng titulo at patuloy ang proseso sa pagbigay na para sa ating mga farmer, para pagbigay ng suporta sa ating mga farmer, hindi lamang dito sa Region 6, kung sa buong Pilipinas. Dahil nga naman, hindi natin makakalimutan na lahat naman kayo ay pinaghihirapan talaga ninyo ang maging pagsasaka, pag-aalaga sa inyong mga lupa para sa pagpakain ng buong Pilipinas. The distribution of more than 2,900 hectares of land to more than 2,000 beneficiaries here in Western Visayas today is in the pursuit of agrarian reform in our country. In the same manner, ito nga yung aking sinasabi, ang pag-deliver ng mga fertilizer, ng mga makinarya, mga facilities ay makakatulong upang makamtan natin ang ating hinahanap at ang ating pinapangarap na magandang kinabukasan para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga sinasaka, at para sa mga susunod na henerasyon. With the distribution of these titles in Western Visayas and other areas, we are set to exceed our nationwide target for land distribution for the year 2023. So, para sa akin, ito na ang pinakamagandang Christmas gift para sa ating lahat. Para ituloy ang ating nagawa na dito sa Agrarian Reform, I ask the DAR to complete the distribution of lands to their deserving owners while collaborating with all the agencies of government to support our beneficiaries in anything that they might need. So to those who have received their titles today,
I urge you na pagbutihan ninyo at pagsamantalahan ninyo na mabuti itong magandang pagkakataon na ibigay namin sa inyo dahil nga sa pagbigay ng titulo. Habang kayo ay patuloy na nagsisikap, hindi rin kami titigil sa gobyerno na gagawa ng mga hakbang upang sa ikauunlad ninyo. Mga hakbang upang palakasin, pagyamanin, at pagtibayin ang inyong kabuhayan. Nang makayanan nating makatulong sa iba pang mga Pilipino at makipagsabayan sa ekonomiya ng ibang mga bansa. Sama-sama tayong kikilos para sa mas maginhawang bukas at mas matatag na bagong Pilipinas. Ladies and gentlemen, let us all come together to empower our farmers, bring equity to our people, raise the productivity of our lands. We will continue to pursue food security, economic prosperity for the present and succeeding generations. With all of us united in this goal, basta tayo'y nagkaisa, ito yung ating sinisigaw sa kampanya. Hindi lang po yan, yung pagkakaisa na ating isinigaw sa kampanya ay hindi lamang yung campaign slogan. Yan po ay tapat na aming paniniwala. Upang maging magandang patakbo ng Pilipinas, kailangan sabay-sabay tayong mga Pilipinong nagtutulungan upang maramdaman naman ng kahit na lahat ng Pilipino, kahit saan man sila, pati yung nasa abroad, maramdaman nila ang pagpaganda ng ating kabuhayan. So let us continue to work. Let us continue to support our farmers. The farmers have done their part. It is now up to us in the government to do our part. Ginawa na nila. Sila ay nagsisikap ilang taon na, ilang dekada na yung iba. At sa aming palagay, ay walang pagkukulang ang inyong trabaho, ang inyong sipag, at ang inyong dedikasyon para sa pagsasaka. Kaya't na ngayon, kami naman sa pamahalaan ay gagawin ang lahat upang pagandahin ang inyong hanap buhay, upang pagandahin ang sitwasyon ng ating mga magsasaka. Para mabigyan naman tayo, dahil po tayo ay humaharap ngayon sa problema ng tinatawag na food supply, ang pagpakain ng ating mga kababayan. Napakahalaga ang bahagi ng ating mga magsasaka upang makamtan natin ang masasabi natin sufficient food supply sa presyo na kayang bilhin ng ating mga consumer, lahat ating mga kababayan. Ngunit hindi namin makakalimutan na kailangan din na maganda ang hanap buhay ng ating mga magsasaka. Kung tayo'y magkaisa at patuloy natin na isulong ang programa ng agrarian reform, then we can say that every Filipino will begin to live a meaningful and dignified life. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang mga agrarian reform beneficiaries. Mabuhay ang Region 6. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po.